Binisita ni Pangulong Marcos ang Bulacan at Pampanga na parehong apektado ng pagbaha. Kabilang sa lumutang na mga solusyon ay gawing water impounding system ang Candaba Swamp. Pero agad yang tinututulan ng kongresista sa Pampanga dahil masisira raw nito ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Personal na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Bulacan at sa Pampanga para tingnan ang sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan ng bagyo at kabi-kabilang pagbaha. Unang nagtungo ang Pangulo sa San Fernando, Pampanga para mamahagi ng government assistance at pag-usapan ang naging dahilan ng pagbaha sa iba't ibang bayan sa probinsya. Sa situation briefing, lumutang ang suwestyong gawing impounding system o imbakan ng tubig ang bahagi ng Candaba Swamp. Punong-puno na raw kasi ang water system ng Bulacan na siyang pinupuntahan dapat ng tubig mula Pampanga. Now as far as Pampanga, the solution there is water impounding upstream San Antonio Swamp and Candaba Swamp. Para ganon, during disturbances like this, yung excess water capacity of Pampanga, itatabi nyo muna dun sa water impounding, both in San Antonio at Candaba Swamp, and release that when there is already carrying capacity on Pampanga River. Kaya lang, nagkainitan ang kaagad yung tutulan ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. At dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Ang ending, nagkasundong ipagpatuloy muna ang dredging o paghuhukay sa Pampanga River bilang immediate solution sa pagbaha. Pero ang utos ng Pangulo, i-assess pa rin ang sitwasyon at pag-aralan ang planong paglalagay ng impounding system bilang long-term solution. Iyan din ang naging solusyon niya para maresolba ang pagbaha sa lalawigan ng Bulacan na sunod niyang binisita. Kabilang naman sa mga itinuturong nagpalala sa pagbaha sa Bulacan, ang konstruksyon ng Philippine National Railway sa bahagi ng Malolos. Natabunan at nagbara raw kasi ang mga drainage dahil dito. Iniutos ni PBBM na ilista ang mga yan para maaksyonan. Sa tala ng provincial government, higit 1 milyong katao o katumbas ng mahigit 296,000 families ang naapektuhan ng pagbaha sa Bulacan. Mobile Journal, Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.